Pulbusin ang Abu Sayyaf. Yan ang iniutos ni Pangulong Duterte sa militar kasunod ng 2 pagsabog sa Hulo Cathedral sa Sulu, kung saan hindi bababa sa 20 ang namatay. Natukoy na ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa pagsabog sa tulong ng CCTV. Iniimbestigahan din ang posibilidad na meron ding suicide bomber. Makibalita tayo kay Lala Roque. Normal ang sitwasyon sa bahaging ito ng Hulo Sulu umaga nitong Linggo. Ang mga tao naglalakad sa kalsada, pero ilang sandali pa, bigla silang nagtakbuhan, humarurot din ang mga tricycle. Nangyari na pala ang magkasunod na pagsabog sa loob at labas ng Mount Carmel Cathedral. Sa isa pang CCTV footage, 3 lalaki ang makikitang lumabas mula sa isang establishmentong malapit sa simbahan. Bago nagtakbuhan ang mga tao, kitang tila may pinindot ang isang lalaki at iniaabot sa kanyang kasamahan. Doon sa CCTV, meron doon isang na-identify na personality affiliated with the ASG Kadyang-Kadyang. Yung Kadyang-Kadyang, ito yung mga youth na kinagamit ng mga Abu Sayyaf as special errand, daring acts in the urban centers. So yung isang na-identify na yun, pwedeng, yan yung ginamit na conduit na pwedeng nagpasok ng bomba, tapos lumabas na, pagsabog. So, ito yung subject natin na actually hindi na person of interest na suspect na. Hindi pa rin isinasantabi ng mga investigador na may suicide bomber na kasama sa magkasunod na pagsabog. Sa bungad ng simbahan, nakita ang mga dugo at nagkapira-pirasong bahagi ng katawan. Kinukumpirma pa ng pulisya, pero posibleng ito raw ang natira sa hinihinalang suicide bomber. Sa loob ng simbahan, makikita ang pinsalang idinulot ng 2 pagsabog. Ang banal na ostya nagkalat sa sahig. Wasak ang tabernakulo, pati ang altar at kisame. Sira rin ang mga upuan at nagkalat ang nagkahiwa-hiwalay na bahagi ng katawan ng mga nagsimba. Ayon sa PNP Explosive Ordnance Division, nakakuha sila ng mga shrapnel na tumalsik sa layong 500 feet mula sa pinagsabugan. Ibig sabihin daw ay hindi bababa sa tig 2 kilo ng pagpasabog ang ginamit sa bawat bombang ginamit. Ang sinabi lang ng ating IOD, ang gamit nila is a GI sheet na parang pinanggagawa ng stainless jeep. It's probably as big as a container of canister ng mga gatas na 2 kilo, something like that. Bukod sa mga sibilyan na parokyano ng simbahan, kasama sa mga namatay, ang 5 sundalo. Hindi pa natin nabubuo yung buong picture. Ang masasabi lang natin, nakalusot yung 2 bomba doon sa security protocol natin. Because of the threat, since last year, nagkaroon na tayo ng nagbabantay dyan sa gate ng katedral. That's why meron tayong army troopers na namatay doon. 2 araw matapos ang pagsabog, tila balik na sa normal ang sitwasyon sa lugar. Pero naka-lockdown pa rin ang ilang bahagi ng bayan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang mga pumapasok sa hulo dumaraan sa matinding security check. Kahapon, dumalaw si Pangulong Duterte sa pinasabugang simbahan. Kayo, huwag ninyong isipin na kayo lang ang marunong magtanim ng evil, kasamaan. Kung kaya mo, kaya ko rin. Dinalaw rin ng Pangulo ang mga biktimang nagpapagaling sa Camp General Bautista Station Hospital. Nakiramay siya sa mga namatayan, gaya ni Hermil na sa isang iglap, nawalan ng ina. Yun ang oras ng pagsisimba ng family ko. Nanginginig na ako kapag dasal ako ng pangalawa, 2 times. Tapos yung panghuli, hindi ko na makakontinue talaga kasi nalaman ko na. Sobrang hirap nung. Lala Roque, GMA News.